paulit-ulit silang tutulong sa atin. Yan po. And sa mga kasamahan ko sa media, kasamahan na po dahil members nyo na rin po ako ngayon. Gusto ko lang sabihin na masaya ako kasi ito po yung unang media organization na naging honorary member ako. Kasi po, 2003 naging kaibigan ko po si Erwin Tulfo. So, naging kasama ko siya for ilang years na? 21 years. Nakita ko sa kanya kung paano nakakatulong ang media. And until now, kahit walang camera, pag tinatanong ko sa kanya, mate, ano mas gusto mo? Maging congressman, senator, o media? Lagi niya sinasabing media. Bakit? Kasi sa media, wala kang, hindi mo kailangan magpapogi eh. Kasi pogi ka na eh. So pagdating sa media, pag may nakita ka mali, kailangan mo punahin. Wala kang pakialam kung magugustuhan ng botante yan o hindi. Because it is your duty na punahin ang mali. It is your duty na magtanong ng mga kailangan mong itanong whether they like it or not. Kaya lagi niya sinasabi, pagdating sa media, hindi ko mapaliwanag kung paano. Pero ang sinasabi niya, yun yung pinaka best thing na nangyari sa kanya, na naging media siya. Kasi para sa kanya, pag yung pagdating ng sa Congress, parang iba pa rin. Sa Congress, pag nagsasalita ka, laging sasabihin, kasi politiko to. Pag naging senator siya, ang sasabihin, kasi politiko to. Pero pag nagsalita siya bilang media, ang sasabihin lang kasi ginagawa niya yung trabaho niya dahil mali ang nakikita niya. Kaya nga ako, every time may nagsusulat ng pangit o maganda sa akin, ang reaction ko dun is lagi, masaya ako kasi kung sa tingin ko may pagkukulang ako, nalalaman ko. Kung sa tingin ko misinformed, lagi naman akong hinihingi ng side ng media. At sa mga media sa Manila, lalo-lalo na yung ABS, GMA, lahat ng mga malaking media, pati dito sa local media natin, walang ni isang media na naglabas ng statement na hindi ako kinuna ng reaction. Laging always tinatanong kung ano masasabi ko. So nakikita ko sa media natin nagiging fair. And ang media ang laging bantay. Kung mapapansin nyo, kapag na media na, tinitigil na nila yung kalokohan. Ewan ko kung napapansin niya, pero alam ko, alam natin lahat, alam na alam ng mga Pilipino, kapag nawala ang media, hindi ko alam kung ano mangyayari sa bansa natin. So, ang sa akin, it is not for me, it is for us, na bilang sa media, siguro yung palakasin natin yung group natin, and kung ano yung mga sinasabi ng mga tao, mga netizen, siguro, hindi na natin kailangan basahin yung mga comment nila kasi when we report, lagi sila may masasabi. Whether nasa media ka, nasa private ka, nasa government ka. So at the end of the day, ang importante kung ano yung ginawa natin. Alam natin na ginawa natin yung trabaho natin, ni-report natin yung kailangan natin i-report, and alam natin yung impact na nagagawa ng media sa buong bansa. Hindi kaya buong bansa kasi ang media, kung papansin ninyo, buong mundo may media. So kapag nawala ang media, mawawala yung balance. Sabi nga, fourth estate ang media, but para sa akin, ito yung pinaka-importante. Why? Kasi, uulitin ko, kapag na media, nakita ang kalokohan, tinitigil. Kapag hindi nakikita ang media, tuloy-tuloy ang kalokohan. So, mga kasama ko sa media, huwag kayong mapapagod. Huwag kayong mapapagod, ilabas ang balita, ilabas ang mga totoong balita, ilabas ang mali, kahit mali. Diba, kahit mali, kahit kaibigan natin yung nagkamali, ilalabas natin dahil we have our duties and responsibility dito sa field ng media. So again, congratulations sa mga officers, and I'm very very sure na malayo pa ang mararating ng ating grupo dito sa BCBC. Kaya nga, bakit ko sinabing BCBC? Malayo mararating kasi always busy. Dalawang beses na busy. So, busy sa kakatrabaho. At least ngayong gabi, nagkaroon tayo ng opportunity na magkasama-sama and magkasama-sama sa dinner. Again, hindi mangyayari ito kung di sa tulong ng Veterans Bank. The Bank We Can Trust. Salamat po ulit, Veterans Bank. And salamat sa lahat ng mga kasamahan natin na dito ngayong gabi. Good evening po.